Paalala ng COMELEC ay unang araw ng kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections, disqualification ang posibleng kaharapin ng mga kandidatong hindi susunod sa campaign guidelines. Live mula sa Davao City, may unang balita si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil. Igan, maagang naghanda ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta sa isasagawang motorcade ngayong umaga bilang hudyat ng pagsisimula ngayong araw ng kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Marami na rin mga nakakabit na mga campaign posters at tarpaulins sa common poster areas. Sa Barangay 76A, Bukana, Davao City, may mga na-identify ng common poster areas ang COMELEC 11 sa pagsisimula ng campaign period ngayong araw. Ayon sa COMELEC, isa ito sa mga napili dahil open space na malapit sa highway at marami ang makakakita. Paalala ng COMELEC, sa designated common poster areas lang dapat maglagay ng campaign materials ang mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections. 2x3 feet lang dapat ang size ng printed campaign posters. Every barangay, ang requirement mangkot sa common poster area nato ko for every 5,000 registered voters na usa ka common poster area ang lugar. So kung 20,000, upat ka common poster area. Sa COMELEC Cagayan de Oro, may common and designated poster area din sa bawat barangay sa lungsod. Karamihan dito nasa public plaza ng bawat barangay. Sa Zamboanga City, may mga struktura na kung saan pwedeng ipaskil ang campaign materials o posters ng mga kandidato sa eleksyon. Ayon sa COMELEC Zamboanga, magsasagawa din sila ng offline baklas na tututok sa campaign posters kung nakasunod ba sa inilabas nilang guidelines. Dagdag pa ng COMELEC, bawal din ang pamimigay ng t-shirt, bolers, sombrero, payo o kahit anong may halaga dahil maituturing din itong vote buying. Mananatili ang COMELEC checkpoint sa lungsod at maghihigpit din ng seguridad lalo na at may mga magsasagawa ng motorcade. Paalala ng COMELEC na mahaharap sa disqualification ang mga kandidatong lalabag sa Omnibus Election Code. Igan, sa ating paglilibot kanina dito sa lungsod ay marami na rin tayong nakita mga paglabag ng mga kandidato sa pagkakabit ng kanilang mga campaign posters at tarpaulin sa mga puno ng kahoy at poste ng kuryente. Matatapos ang campaign period sa October 28, dalawang araw bago ang mismong araw ng eleksyon sa October 30. Igan. Maraming salamat, Argil Relator. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.